Hello. For today's video, ang ating review naman ngayon ay hinog na mangga. Ito sa isa ito sa mga paborito kong prutas. Pero dahil diabetic tayo at ito ay mataas sa fructose. So ito yung isa sa mga bagay na mga prutas na inalis ko. Hindi naman totally inalis pero tikim-tikim na lang ang ginagawa ko rito. So ngayon, gusto kong malaman kung gaano kataas yung fructose nito. Isang buong mangga. So ito po yung ano niya. Hindi ko na matimbang kasi siyempre hindi naman natin kakainin yung buto at balat. So ganito lang ang regular na sukat niya. So ngayon, bago yan, alamin muna natin ang aking sugar. Sukatin muna natin. Siya. Tara. Alamin naman natin. So 105 po ang aking blood sugar ngayon. 105 milligrams per deciliter. So yun po ang aking blood sugar ngayon. At ngayon, tikman na natin, busin na natin itong mangga. Ang bango. Para ganito akong kumain eh. Para wala nang hugas-hugas ng kutsara. Para kasama yung buto sa didila at tanggalan ng laman. So ito, bango. Gaano kaya kataas, ano? Alam ko, mataas ito eh. Isa ito sa mga binabanggit lagi na huwag kainin ng mga diabetic. Pero ngayon, alamin natin para sa mga iba na hindi mo nakakaalam. Ako personally hindi ko pa rin alam gaano kataas. So, ito ano? Nakataas. Okay, ubusin ko ito at after 1 hour, babalik tayo para i-check ulit ang blood sugar. 1 hour later. Okay, isang oras nga po ang lumipas ano, at ngayon alamin natin yung aking blood sugar pagkatapos kong kainin ang isang buong hinog na mangga. So, kumusta kaya, no? Okay, alamin na natin.
So, yun. Ito po yung tinaas ng ating blood sugar. So, yun po, no? Siguro, parang tama pa rin yung 135. Tingnan natin dito sa index. 135 ay borderline. Nasa borderline siya ayon dito sa papel, no? Reference. Borderline yung 135. So, yun lang. No? At ingat-ingat lang din po tayo sa ating kahit, siguro makaugalian na natin ang kumain ng patikim-tikim lang. Para hindi naman mamaya kain-kain ano, madadagdagan ng mga matataas na sugar yung ating kinakain. So, yun po. No? Maraming po salamat sa inyong panonood at niniyayang kita na ikaw, kung ikaw hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, imbitahan kita na subscribe, pakisubscribe po at pakihit na rin po yung notification bell para ma-inform ka sa tuwing ako yung mag-upload na aking YouTube video. Maraming po salamat.